Hey everyone! Today on this video, we are going to talk about and also I'm going to share with you guys my experience, my thoughts about this product ni Selena Gomez. So I'm really excited guys kasi nagamit ko na siya actually, yung mga products na to, nagamit ko na siya for quite a couple of weeks now. And mahilig talaga ako na gamitin muna yung product bago ko i-film and i-share sa inyo yung opinion and thoughts ko para talagang malaman ko kung okay ba yung mga products na yan. I purchased 5 items from the Rare Beauty Cosmetics by Selena Gomez. And these products, guys, available siya sa Sephora. So anyway, I am going to show you the first purchase na inano natin, kinuha natin, is of course the foundation. So itong foundation na to, guys, this is called the Liquid Touch Foundation or Tint. And I'm on the shade 190 Warm. Ayan. And of course, nag-purchase din tayo ng Liquid Touch Brush. Foundation brush to, guys. Ayan siya. Isa lang siya. I also got the Always an Optimist Base Illuminance Primer. Ayan. Then, I also got the Lip Soufflé or Soufflé Matte Lip Cream. Ayan. So, ang color niya, guys, is Heroic by Rare Beauty. Ita-try natin on this video para makita ninyo yung mga products na yan. Kung okay ba siya sa ating Filipino skin? So, if you're interested to know more about this product, then keep on watching. So, wala po tayong anything na nilagay dyan. Walang moisturizer. Nating bagong hilamos. Let's go straight with the primer ni Selena Gomez. So, this primer, guys, may pagka-pearlescent siya. Parang nagbibigay ng illuminance glow. Chenes, mga ganon. So, parang it acts also as a moisturizer. I really like it kasi wala siyang smell ng cosmetic or chemicals or anything. There's really no smell at all. Also, yung finish niya, guys, I really like kasi parang illuminating nga siya. Which, yun din yung description niya. So, this is a primer, guys. And I am going to put the link of these products, of each of these products, para malaman niyo yung price. Nakalimutan ko na kasi kung magkano to. So, ilalagay ko na lang yung information niya sa description box. Ito yung foundation brush, guys. Medyo nagamit ko na siya. Pero ganyan talaga yung kulay niya, ha? Kapag inopen nyo, like brand new, meron siyang parang beige color sa tip. Bukod sa napaka-dense niya, and wala pa ako na-experience na nag-fall out yung, ano niya, yung brush hairs niya. Wala pa ako na-experience na ganun so far kasi nalinis ko na rin to, guys. So, sobrang tibay niya. Maganda siya. So, I highly recommend this one. Pero, syempre, ang napansin ko dito, while I'm cleaning this brush, medyo mahirap tanggalin yung mga excess foundation na na-stuck na dito sa brush. Even if I've used it for like a few times tapos lilinisin mo siya, parang medyo mahirap. Kailangan mo ng matinding linisan talaga at saka yung magandang paninis or sabon for the makeup brushes. We are going to use this, of course, this foundation brush ni Rare Beauty. And the foundation! Ayan. So, ang shade ko, guys, ulitin ko ulit, ha? 190W. Anyways, ito ang kanyang packaging. O, ayan. Tapos, ang maganda dito is yung Rare Beauty na brand is in gold color. Nagamit ko na to for a couple of weeks now. And sabi ko talaga sa inyo, ha, na medyo liquidy itong foundation. Parang watery, ganun. Ganun ang texture niya for me. Then, hindi talaga ako fan ng mga ganitong, you know, ganitong mga lagay ng foundation. Kasi parang ang messy niya tingnan. And, kagaya ng sabi ko na medyo watery siya. So, what if i-apply niyo siya gamit itong applicator, matakot kayo na matutulo yung foundation sa damit niyo or ano. Kasi nga, may pagka-watery siya. Hindi siya very
malapot na foundation. Pwede nyo naman siya i-apply sa face nyo directly or put the foundation sa brush. Ayan, so tapos na tayo sa foundation. And ito guys, ang aking masasabi. Ayan. So, dito sa foundation na to, napansin ko na hindi talaga siya pwede sa mga dry skin. Okay? Kasi, right now, I have a combination skin. So, minsan, meron akong mga dry parts dito sa area na to. But overall, it's normal. Normal skin. Hindi siya talaga pwede para sa mga dry skin. Or else, magkakaroon po kayo ng mga buo-buo and mas lalong ma-emphasize yung dry skin na part na yon using that foundation. For some reason, dahil nga watery siya, it is very lightweight, pero yun nga, yung texture ng foundation na to, parang feeling ko hindi talaga bagay sa mga dry skin. It's more on a dewy side. So for me, since sabi ko nga kanina, nagde-dry yung skin ko dito sa part na to, right now, hindi siya masyado halata. Pero maybe later in the afternoon, baka magbuo-buo na siya. Ngayon guys, tatapusin ko lang ang aking kilay para matry naman natin yung mga ibang products ni Rare Beauty. So, naglagay po tayo ng konting drama po dito, ano? Hindi ko alam kung ano po yan at nailagay ko dyan at hindi ko na po siya inalis. Pero, tapos na tayo sa ating kilay. Ayan. So, good luck na lang po dito sa eyeshadow, ano? Pagpasensya niyo na po at nagmukha po tayong parang... Ay, ano ba yan? So, ngayon, since meron na po tayong nakakamandag na eyeshadow, ito ngayon ang ating gagamitin for the eyeliner. So, ito po yung Rare Beauty Black Eyeliner Perfect Strokes Matte Liquid Eyeliner. Ayan. So, try natin ngayon. Ko po. Ano ito pala gagawa ko sa mata ko, no? Okay, good luck sa atin. Ayan guys, ayan po ang eyeliner ni Rare Beauty. Pansin ko talaga yung mga ganitong pen for eyeliner. Very precise sila when you're applying your eyeliner. And lalo na kung hindi kayo nanginginig, ganyan, medyo stable lang inyong kamay sa pagla-line. Sobrang okay siya kasi parang direct to the point. Talagang pag niline nyo siya, yun na yun. And matte black ang kanyang color. Gusto ko yung mga bold black na eyeliner. So, ito guys, napakaganda. Sobrang high recommended ko to. So, ayan guys, tinodo na natin ang ating pag-e-experimento. Nagdagdag po tayo ng parang glitter na color pink. Pero itong glitter na to guys, pang eyeshadow to. And this one is from Sephora. Ayan, napaka-cute niya talaga guys. Kahit suotin nyo lang siya ng siya lang. Maganda talaga. Hindi siya yung super glittery. Ayan, long lasting to guys. Then, for the blush guys, we are going to use the Sephora. This one is the 06 Tiger Lily. Gusto ko siya guys dahil mahilig din ako sa mga color na coral, orange. Yan. So, medyo nagustuhan ko yung combination na to kaya ko siya binili. And I've been using this for so many times guys, lalo na kapag pupunta ako sa work. And now we are going to try, of course, the last product that we got from Rare Beauty. So, ito guys yung packaging niya. Naiba siya sa packaging ng ibang products. Maybe because it's a lip product. And this is their Lip Soufflé Matte Lip Cream. And the shade that I got is Heroic. Thank you.
yan po ang mga products na na-try natin for this video. Ito po siya. Okay guys, so ayan po ang mga products na na-apply natin sa mukhang ito. So, umpisan muna natin sa primer. I'm going to give this a 4 out of 5 stars. The reason is because maganda yung consistency ng primer. Wala siyang amoy, napaka-smooth niya, i-apply sa skin, and maganda for the dewy, if you're going for a dewy makeup, for a glowy, dewy, mga ganon. Okay na okay yung primer na yan. Plus, it gives like a pearlescent, glowy, parang smooth finish when you apply the foundation on top of that. Next is for the foundation. Yung foundation guys, yung color niya, I like the color, it matches my skin. I will give that foundation a 3 out of 5. The reason is because ayoko lang talaga dun sa foundation is nagkakaroon siya ng bobo or patchiness when you have dry skin. Let's say on my skin, I have dry spots in here. And if I lean a little bit closer sa camera, makikita nyo na may mga patchiness na nagaganap dito sa part na to. Lalo na sa side ng nose natin. Ayan, kapag lalo na pag meron kayong mga pores, mga ganon, nagbubuo siya talaga. Hindi ko ipo-purchase itong foundation na to again. This is really good to try it out for the first time. Pero I will really not gonna purchase this again. The fact that it's liquidy, watery, yung applicator niya, medyo messy gamitin. Ang messy niya talaga sa bote. Moving on to the foundation brush. Of course, yung foundation brush, guys, wala akong masasabing negative about it except yung paglilinis niya. And that's why I'm going to give this a 4 out of 5 stars. Ngayon, yung foundation brush, guys, I highly recommend that too for you guys to purchase it, to try it out for yourself kasi maganda din siyang gamitin. I've tried it with other foundation and maganda ang pagka-apply niya talaga sa skin. Kung medyo watery yung foundation, liquidy, hindi siya masyado thick, medyo makakaproblema ka when using that brush because magkakaroon ng streaks or lines kapag ina-apply yung foundation sa skin. Hindi siya ganun kamahal. I kind of feel na parang matibay yung brush. Plus, it's very dense yung brush niya. I really like the eyeliner. I would give that eyeliner 5 out of 5. Yes, mataas siya guys kasi nung paggamit ko pa lang sa kanya, napaka highly pigmented niya. Ang dali niya talagang gamitin. I really like na yung felt tip style siya. So, yun kasi yung mga type ko na eyeliner gamitin. Yung mga ganong tip. And that's why I'm giving it like a perfect 5 out of 5 stars. Next is the lip product. I really think na this lip color is really cute, really nice. I really like using this, especially kung medyo simple lang ano ang ating makeup look, hindi yung ganito ka ano ka bold. Very soft yung kanyang texture sa lips. So tama nga na creamy siya, hindi siya transfer proof. Meaning ayan. Nagta-transfer siya, guys. And hindi rin siya drying sa akin. Ako kasi madalas nagda-dry yung lips ko, but so far, wala pa akong na-experience na sobrang nagda-dry siya sa aking lips. So, I'll give that a 4 out of 5 stars. So, ayan guys ang ating thoughts and opinion about this Rare Beauty ni Selena Gomez. These are available sa Sephora, guys. Kaya, go check them out if you're interested. And of course, guys, comment down below kung ano pang mga products ang gusto nyong i-review ko. Kung natuwa ba kayo sa pinagagawa ko ngayon sa aking mukha? Then, hit the like button. And also, don't forget to subscribe to my channel. Sana umabot po ito ng 10,000 subscribers. Kahit 10,000 lang, guys, masaya-masaya na ako at magse-celebrate po ako, ano? I-share nyo rin itong video na to sa inyong mga pamilya, sa inyong kaibigan, sa inyong social media. And that's it, everyone. I'll see you guys on my next video. Bye!